This is me, Erin. Welcome to Kindergarten Module Serie. Nandito na tayo sa Week 8. Iba-ibang huri ng pangdama. Mga bahagi pa rin ng katawan. Yung mga iba-ibang pangdama. Katulad ng paningin, pang-amoy, pang-lasa, pang-dinig. At panghawak o pangdama. Tayo sa unang gawain. Gagawa tayo ng bukop purse. Ang gagamitin natin ay magpupul tayo ng band purper at magugoy tayo ng mga bahagi ng katawan na magkapares. Tulad ng mata, tenga, kamay, at mga paa. Ang gagamitin natin ay papel, band purper, at lapis, at pangkulay. Unang hakbang. Hatiin ang band purper sa gitna upang magmukhang libro. Hakbang dalawa. Tukuyin ang bahagi ng katawan na mayroong kaparehas. Ang sagot ko ay mga mata, tenga, kamay, at mga paa. Dalawa kasi sila. Magkapares. Hakbang tatlo. Iguit ang magkaparehas sa bawat pahina ng librong nagawa. At ang huling hakbang, ang apat, lagyan ang bawat pahina nang ako ay merong dalawang tenga, kamay, at paa. Tara, kuwita tayo! Dalawang mata. Ako ay may dalawang tenga. Dalawang kamay. Ako ay merong dalawang paa. Tapos na tayo, guys. Tapos na tayo sa number book of purse. Ang sunod natin gagawin ay pagtambalin o pagduktungin ang mga pangdama sa gamit nito. Ikwento nyo kung bakit mahalagang malaman ang gamit ng mga bahagi ng katawan. Nakalagay ang mga bahagi ng katawan dito sa kaliwa, mga larawan, at ang mga gamit naman nila dito sa kanan. Dito sa unang larawan, ang larawan ng mata. Ang gamit nito ay makakita. Duduktong natin dito sa makita. Ang sunod naman na larawan ay tenga. Ang gamit ng tenga ay makadinig. Nandito siya sa unahan. Kaya yan ang duduktong natin. Ang sunod na larawan ay ilong. Ang gamit nito ay makaamoy. Duduktong natin yung pangalawa. Ang sunod na larawan ay dila. Ang gamit ng dila ang makalasa. Nandito sa hulian, sa kanan. Kiraya ng pagduktungin natin. At ang huling larawan ay kamay. Ang gamit ng kamay
ay makahawak o makadama. Iduktong natin sa gitna. Ah, pagduktungin na natin. Bakit daw mahalagang malaman ang gamit ng bahagi ng mong katawan? Mahalaga ito malaman para malaman natin kung paano gamitin ang bawat bahagi ng katawan at kung paano ito gamitin at alagaan sa tamang paraan. Kasi kung di mo alam ang tamang gamit ng mga bahagi ng katawan, ay mahari mong itong mapabayaan kung magamit sa mali na paraan. Tapos na tayo, guys! Tayo sa sumunod na gawain. Ang sunod natin gagawin ay ikuwi sa loob ng kahon ang pandama na gagamitin sa mga sumusunod. Dito sa unang larawan ay larawan ng ice cream. Ang gagamitin pandama ang panglasa. Kaya ang gugoy natin dyan ay tila. Ang sunod naman ng larawan ay TV o telebisyon. Ang gagamitin ng pandama ay paningin dahil tayo ay manonood. Kirang ikukoy natin ay mga mata. Dito naman sa sunod na larawan ay larawan ng mga pabango. Ang gagamitin natin pandama ang pantamoy. Ang ikukoy natin sa kahon ang ilong. Dito naman sa sunod na larawan ay larawan ng telepono. Ang gagamitin na pandama ang panrinig. Pandinig. Kirang kukoy natin ay tainga. At ang huling larawan ay ang larawan ng liha. Alam nyo ba yung liha? Yung liha ay madas pang na papel. Ang gagamitin na pandama ay mga panghawak o pangdama. Kirang kukoy natin ay mga kamay. Tara, kukoy na tayo! Gagawin ay tignan ang mga larawan. Ikuit ang masayang muka kapag ito ay nakakabuti para sa atin pandama. At malungkot ang muka kung nakakasama. Ipaliwanag ang inyong sagot. Dito sa unang larawan ay naglalaro ng apoy. Ang ikukuit ko ay malungkot ang muka kasi masama yun sa pandama. Masusunog ang aking mga kamay. Para sunog ang ating mga kamay o mapasok ay hindi natin ito magagamit sa pagkagawa ng kilos, kagulat ng kumain o maglinis kasi yung kamay may sugat. Dito naman sa sumunod na larawan, pinupunasan ang mata gamit ang malinis na tuwalya. Ang gugoy ko ay masayang mukha dahil tama ang lilinisin natin ang mata gamit ang malinis na tawel. Kasi kung minsan may dumi ang aking mata, kagaya ng muta o napuwing. At ang huling larawan ay may higop ng mainit na sabaw gamit ang mangkok. Ang gugoy ko ay malungkot na muka kasi mapapaso ang bibig at dila. Kaya ng mga matatanda yan. Pero sa para sa akin mga bata, ang dapat gamitin sa paghigop ng sabaw ay kutsara. At papalimkin muna ng konti bago higupin para hindi mapasok ang ating bibig at dila. Tirang gugoy natin ay lungkot na muka. Tara, gugoy na tayo! Tapos na, guys! Dito tayo sa huling gawain. Meron dito ang larawan ng lalaki, tatang lalaki. Panuto, kulayan ang larawan gamit ang mga sumusunod na panuto. Dito sa bilang isa, kulayan ng pula ang pandama na ginagamit upang makakita. Dito sa bilang dalawa, kulayan ng dilaw ang pandama na ginagamit
upang makarinig. Ito sa bilang tatlo, kulay ng bukhaw, ang pandama na ginagamit upang makaamoy. Ang kukulay natin ay ilong ng bukhaw. Dito naman sa bilang apat, kulayan ng kahil, ang pandama na ginagamit upang makalasa o makakain. Ang kukulay natin ay dila o bibig. Kukulay natin ang kahil. At dito naman sa huling bilang, bilang lima, kulay ng berde, ang pandama na ginagamit upang makahawak. Kukulay natin ang kamay ng berde. Tara, kulay na tayo! Mga bahagi ng katawan at iba ibang buhay ng pandama. May tatutunan ba kayo sa ating module? Dapat alam niya na. Iba ibang buhay ng mga pandama. Paningin, pang-amoy, pang-lasa, pang-inig, at pandamang pag-hawa. Salamat po sa panonood. Sana patuloy kayong matutok sa ating kindergarten module serye. Para sa mas susunod natin, ano bang ating module? Ano bang hintay nyo? I-like and share nyo yan sa kaibigan nyo. Bye guys!